produktong petrolyo, LPG at ilang pangunahing bilihin na ang tumaas ng presyo. Ngayon, taas singil sa kuryente naman ang dagdag pasanin ng mamamayan na talagang nakakadismaya raw. As pa nga ng kuryente, dami na puputulan. Pag tumaas pa, lalong hirap na hirap na tayo. Magpapatupad ng higit 6 centavos per kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Marso. Bagay na dagdag pahirap daw sa mga may hirap ngayong hindi pa naman tuluyang nakakabawi ang marami sa epekto ng pandemya. Dagdag pahirap po. Taas ang bila, mataas lahat. Dagdag pahirap. Bakit? Eh mataas eh, mahirap ang buhay. Ayon sa electric company, ito ay bunsod na rin ng mataas na generation charge dahil sa mataas na bentahan ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Kaya naman sa barbershop na ito ni Banong, lahat ng pagtitipid ginagawa na niya habang walang customer, pinapatay ang mga kagamitan na gumagamit ng kuryente upang kahit pa paano hindi matalo sa bayarin lalo't pahina ang negosyo. Tipid na lang po. Wala naman po kasi magagawa. Gitna Meralco, mas marami kasi silang biniling kuryente dahil sa scheduled maintenance ng Quezon Power at First Gas San Lorenzo plant. Nakakapekto rin anya rito ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang dagdag singil sa kuryente ay katumbas ng 13 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour at 31 pesos para naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ang ilan kesa maghimutok, mas doblihin na lang daw ang sipag at halap buhay upang makabayad. Hindi rin naman daw mapipigil ang dagdag singil. Boy, na mabuti para kumpara na ibayad. Magagawa yun ang tasa na ako si Sandy Amaro, itong bandilyo nating hatid naming taga rito sa atin.